Gaya nga po nung sinabi namin kanina, our purpose for meeting Filipinos dito po sa iba't ibang bansa is to encourage you to be OFWs, Outstanding Filipino Witnesses. At talagang, whether we realize it or not, God has a plan na kayo po ay nila dito, not just to earn for our own selves, but to truly be the witness that we need to be. Naniniwala po ang Christian leadership in the Philippines that kaya po na-scatter ang Filipinos around the world is precisely because of this. That we are now a major force in spreading the gospel. Dahil yung po mga traditional missionaries that are not able to go to all these different countries, especially those who are close to the gospel, the Filipinos are able to do that. Kaya nung po nandun kami sa Middle East, talagang nakakatuwa to see yung po mga kababayan natin na although it's dangerous to share the gospel, and yet they have given their lives to truly spend it befriending the locals and being a witness to them. So although hindi po sila pwedeng maglantad na sila ay mananampalataya dahil masisira yung kanilang kabuhayan, they are now able to trust the Lord and have a personal relationship with Him. There was one time we were in Hong Kong and we met this one domestic helper. And so tinanong namin siya, gano'ng nakatagal dito? Sabi niya, I've been working for the same family for 13 years. Tapos sabi namin, oh, you must have a good employer kasi, di ba, tatagal ka ng gano'ng katagal. Sabi niya, actually, hindi sila magandang employer kasi na-abuse ako minsan. So sabi namin, eh bakit hindi ka magsumbong o bakit hindi ka umalis? Sabi niya, because I made a promise to the Lord that I will not leave this house until they have received the Lord. So talagang napahiya kami sa sinabi niya kasi we have it very comfortable, di ba? We get to travel, we get to sing, and be treated, and all of that. Pero siya, she has dedicated her life in a job, but not just a job. Yung calling niya, na kahit nahirapan siya, ang foremost sa isipan niya, yung reason why the Lord brought her there. And it's good that we can now tell you that yung babae tumanggap na sa Panginoon. And now, the husband is starting to ask her for advice and for prayer. Kaya sila na ngayon, nung employer niya ng babae, nagpe-pray para tumulong sa doon sa lalaki. So, we are just humbled and challenged by those that we meet na talagang dedicated hindi lamang dun sa kanilang pansariling pangailangan, kundi dun sa talagang pagsunod nila dun sa kalooban ng Panginoon para sa kanila. So, the Great Commission could have been given so easily to the angels, di ba? Mag-a-appear lang ang anghel, susunod ng mga tao. But the responsibility has been given to us. And it is because tayo ang unang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos so that we can testify about His goodness. And so our challenge to you is wherever you are, pray to become that outstanding Filipino witness so that all nations will one day be joining us as we praise the Lord and spend eternity with Him.